Okay, let's open our Bible in the book of Colossians, chapter 1, verse number 3. Colossians, chapter 1, verse number 3. Okay. And sabi po niya, we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Okay? Babalikan po natin ang Colossians, another book dito po sa Philemon. Okay. Bago po mag-Hebrews, ay Philemon muna tayo. Wala pong chapter yan. At verse number 4. Dito po tayo sa Philemon, verse number 4. Sabi niya, I thank my God, making mention of thee always in my prayers. Babalik po kayo sa Colossians. Manalangin tayo bago tayo magpapatuloy. Kapila naman, uli namin pinagsalamatan. Ang pagkakataon na kami po ay makapagtipon dito sa tahanan nyo. At salamat sapagkat meron kami mga kapatid na kasama po namin ngayon na pupuri at nagpapasalamat ngayon po rin. Muli sa aking pag-aaral, nais ko pong samahan nyo ako na sa aking pagtuturo ay naway hindi ako makapagbahagi ng sobra-sobra o kulang-kulang, kundi lahat ng itong sasabihin ko ay ang kupo sa inyong salita para kayo po ang mabigyan. Katawad sa lahat ng nagawa ng pagkulang at katamali laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito sa dalawang verses na binasa ko po sa inyong harapan ay masipag po si Apostol Pablo sa kakapanalangin sa iba. Kaya ang title po ng message na itong pray, pray for others. Okay. Ito pong topic na ito, kapatid, ay mabisa po ito. At pagka ito in-apply nyo, 100% ay matatanggap nyo kung ito. Meron pong common kung paano maging effective sa prayer. Of course, yung lagi yung tinuturo sa inyo, magkaroon kayo ng tiwala. Lagi kong tinuturo sa inyo, kaya common po yan. Ano? Of course, maging righteous ka sa harapan ng Panginoon, common yan dahil madalas kong tinuturo sa inyo yan. Okay, at siyempre, alam yung tinatabong kasalanan. Common po yan dahil madalas po tinuturo sa inyo yan. But meron po tayong pito sa gabing ito kung paano po makatulong o mag-pray sa iba na napakabisa. Alam niyo po ba na pag pinag-pray mo ang iba, kahit ang prayer mo ay nakalimutan mo, pamin ang sarili mo, nakalimutan mong pag-pray, mas effective yun. Ano ho? Alam kasi ng Diyos yung puso mo, alam ng Diyos yung needs mo, alam din ng Diyos ang problema mo. Pero, iba pa ang iyong pinag-pray. Kaya, kitang-kita ng Diyos yan. Ngayon, we can help others. Ano ho? Pwede tayong makatulong sa iba, including your family. Yan, of course, ang pamilya mo, matutulungan mo sila sa pamagitan ng iyong panalangin. Ano ho? Of course, ang loved ones natin, ang mga mahal natin sa buhay. Ano ho? Of course, ang mga churchmate natin, o mga kamembro. Kahit na hindi ka na nakapag-pray sa'yo, sila na lang pinag-pray mo. Mas effective pa nga yun eh. Ha? Okay. Ano ba
we can help others, including your family, loved ones, neighbors, or churchmate, even your pastor. Mahalaga pong tao ang pastor na huwag na huwag mong kakalimutan sa panalangin. Okay, pag pinag-pray mo yung pastor mo, sinagot ng Diyos na pagkalaking ginawa niya o ginawa mo sa harapan ng Panginoon. Okay, here are some proper way on how to pray for others. Okay, we have 7, ano? Meron tayong ito. Okay, here are 7 proper way on how to pray for others. Yung others na yan, include din na po yung daddy mo. O kaya, tatay mo, papa mo, including na yung anak mo dyan. O sino man, once na pinag-pray mo sila, kapatid, napakabisa niyan. Okay? Ngayon, ito po ang number one. Pakinggan natin. Pray that they know God's will for their lives. Yun po yung una mong gagawin. Kung unsafe po yan na pinag-pray mo, ang una mong ipag-pray sa kanya ay malaman nila yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Look at your Bible, Colossians chapter 1, verse number 9. Tingnan niyo po ang sinabi niya po sa Pablo sa mga taga-Colossians. Ano ho? Ito ang sinabi niya, "For this cause we also, since the day we heard," sabi niya, "the day we heard it, do not cease to pray for you." Ang sabi niya sa mga taga-Colossians, mula nang narinig ko ang kalagayan niyo, hindi ako huminto sa kakapanalangin sa inyo. Okay, sabi niya, "and to desire that she might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." Salvation po ang nais ng Panginoon na malaman ng tao. Through you. Amen? Okay. Ito po yung marugdog na panalangin ni Apostol Pablo sa iba na malaman nila ang kaligtasan. Ang God's will palagi sa mga unsaved is for their salvation. Hindi niya ho, Andre. Okay? Palaging God's will ng Diyos for the unsaved is their salvation. Ipag-pray mo yung iba na maligtas. Yan po yung palaging kalooban ng Diyos, like Apostol Pablo, nung marinig ko ang kalagayan niyo, hindi niyo pakilala ang Panginoon, yung ibang tao dito sa Colossians, hindi ho sila huminto sa kakapanalangin hanggang hindi nila nakilala ang Panginoon. Ganyan din po sa atin ngayon, ano? Pagdating ho sa Christians, pray that that they know God's will, yung mga lovers mo. Ibig sabihin, ipag-pray mo ang dami mo, ang anak mo, ang mami mo, mamahal mo sa buhay na magsuko ng buhay. That's God's will. Pamantayan ko ito. Kaya pagka pumunta ko kayo sa simbahan, kayo pumunta ko magmula. Pag-pray mo yung mga nato na maalaman ng kalooban ng Diyos. Ganun din po kayong mga anak. Ipag-pray nyo ang gabi nyo mani yung maalaman ng kalooban ng Diyos. Magsuko ng buhay. Marami. Ganyan po ang ibig sabihin. Pag sinabi magsuko, ano man po ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng tao, isuko mo sa Diyos. Ano mang bagay na nagbibigay ito sa iyo ng tao,
isubo mo yung sa Diyos. Anumang bagay o part ng katawan mo na ikaw ay nagkakasala, isubo mo yan sa Diyos. Yan ang ipag-primo sa mga mahal mo sa buhay. Yan ang ipag-primo sa mga saint, sa mga members. Yan palagi ang prayers ko sa inyo. Magsuko ng buhay. Nakuha niyo ho. Okay? Pray that they know God's will sa kanilang buhay. Just like Apostle Paul, ang design ni Apostle Paul ay mapuspos ng kaalaman, ng karunungan, ng pang-unawa spiritual understanding ang bawat believers dito sa Colossians. Alam niyo po, pag napuspos ng spiritual understanding, pagdilipot ng tapat siya. Amen? Naintindi niyo, mabisa ako po. Number two, kapatid, pray for others. Here are some proper way on how to pray for others. Number two, pray that they would do God's will in their lives. Ipag-pray mo sila after na magsuko ng buhay, after na sila tumanggap sa Panginoon, ang ipag-pray mo, magawa nila ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi, tignan niyo po ang verse number 10. Tignan niyo ha. That she might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Amen? Upang mamuhay sa kanya, nakarapat dapat sa Panginoon ang lahat na nakakalugod sa kanya. Being fruitful in their good works. And sabi niya, increasing in the knowledge of God. So malinaw ang sabi ni Apostol Pablo na hindi sa huminto sa kaka-pray sa mga mananampalataya dito sa Colossians ay hindi lamang nila natutunan na lamang ang salita ng Diyos kundi magawa nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Yan po dapat ang kapatid. Subukan mong ipag-pray yung tao. Seryoso, hindi mo. Inuluhin mo sa Panginoon na magawa niya ang kalooban ng Panginoon kung mamumun niya ang Panginoon. Amen? Ito po yung pray ka. Lord, huwag din po ipapalim mo ang kalooban niya. I-reveal mo natin. Pagkatapos ko yan, Panginoon, pagka nakita niya ang kalooban niya, tulungan niyo po na magawa niya. Amen? Naintindihan niyo po. Yun ang ipag-preyo sa mga anak mo. Yan ang ipag-preyo sa asawa mo. Yan ang ipag-preyo sa magulang mo. Yan ang ipag-preyo sa mag-ibig anak mo. That is proper way kung paano maging effective ang prayer natin. Ay yung ipag-preyo yung tao o yung ka-churchmate mo ang iyong mga mahal sa buhay ay ang hindi makalimot sa paggawa ng kalooban ng Pinoy. Point number one. Pray then that they would act on what they have learned. Amen? Ibig sabihin, ipag-pray mo na magawa nila anuman ang natutunan nila. Tulad niya, well, pag-pag-nabas mo, pag-pray mo ay, na magawa niyo ang labi niyo sa akin. Amen? Ngayon niyo, ang point number two, only through action does a person fulfill the purpose of God. Kasi kapatid, ang paniniwala ko, sa pamagitan ng gawa, matupad niyo ang layunin ng Diyos sa buhay niyo. Hello? Ibig sabihin, pray in three areas for their lives. Now, pag ikaw ay nagpe-pray, pag-pray mo ang three areas sa kanilang buhay. Number one, knowledge. Pag-pray mo yan. Number two, mabago ang attitude nila. And number three, mag
ugali silang mga Diyos. Kung problemahin mo ka ba, yung tao ang pinag-contrero pag ganyan? Hindi. Amen? Nakuha natin, kapatid. Okay. Number three. Here are some proper ways on how to pray for others. Including yung dati mo, ang mali mo, anak mo, loved ones mo, at church mo. Kung sino man ang taong pinoproblema mo, ito yung paraan para makaluwag-luwag ka para sa Diyos. Number three, pray for productivity in their lives. Verse number 10 pa rin. Tingnan niyo po. Ano? That he might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ito yung pag-pray mo. Being fruitful in every good work. See? Yan ang prayer ni Apostle Pablo sa mga taga-Colosan. Pag-pray mo siya, Lord, tulungan niyo mong maging mabunga. Amen? Alam niyo po ang prayer ko sa inyo? Ha? Ito ang prayer ko sa inyo. Kahit isa man lang, halo ang matanda na kayo. Ay, hindi na yung mga tayo. Sana yung prayer ko sa inyo. Hindi mo na. Darating na sino? Hindi ko lang alam. Ilan. At marami siyang sign na binibigay sa akin. Ang hinihintay na lang natin, kapatid, rapture. Yung sign na yun na. Rapture na lang. Rapture na lang, kapatid. Amen? Sana ni isang kalwa may madadala ka, mababagkas, at binibigyan ka. Ako nyo. Kasi, isa sa mga pananagutan mo ay ang kaluluwa ng tao na nakilala mo. Amen? Hanapin sila ng Diyos sa kamino. May hindi niya magaling? Sigurado ho yan. Kaya kung sino man ang gusto mong masave, lahat naman ng Panginoon gusto niya, ay lahat ng mga tao gusto ng Panginoon na maligtas, di ba? Pero kung sino gusto mong makain, mag-focus ka sa Allah. Huwag kang mahiya na mag-invite. Huwag kang mahiya na magsalita. That is your responsibility as Christian, as believers. Maging matapang na yan. Amen? Huwag kang pakinigini. Sabagkat darating na ang Panginoon, yan ang isa sa mga hahanapin niya sa kamay mo. Yung kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay, yung kaligtas ng kapo sino man, basta kakilala mo. Okay. Ibig sabihin, pagkatapos nilang maligtas, ipag-pray mo sila. Kaya nga po, araw-araw kayong tinatipray, dahil ang pray ko sa inyo, magdala kayo ng bunga. Ang point number one, bearing fruits in every good works. Amen? Magdala ho kayo ng bunga. Maging sa ugali, dapat nabago ka. Amen? Okay, ang point number two, the life of an obedient Christian is fruitful. Yan ang prayer ko sa inyo. Ang buhay mo bilang Kristiyano, bilang maka-Diyos, na huwag may bunga. Amen? Huwag kang matakot. Invite kita, mag-e-enjoy ka kamo. Pag nakilala mo ang lubos-lubos sa Panginoon, mag-e-enjoy ka. Iba talaga may Panginoon sa puso. Sasabihin mo lang may tutong limpero. Sasabihin mo lang may tutong lang. Sasabihin mo lang na mahal siya ng Diyos kahit gaano sa kamakasalanan. Okay? Kung wala siyang kapayapaan, kung sa mundo nito walang kapayapaan, kay Jesus may kapayapaan, yun ang papaliwanag ko sa Diyos. Amen? Kaya ang pagkita,
sa buhay natin bilang Kristiyano, ha? Pag ikaw ay ligtas na, ipag-pray mo ang sarili mo na maging productive. Kaya ang pray ko po sa bawat member, ha? Is your productivity sa buhay mo. Ayaw ko na hindi ko ituro ito sa inyo. Gusto ko nga araw-araw tuturo sa inyo ito. Sulungin niyo. Para magkaroon lang kayong buhay. Why? Eh kasi nga po yung talungan ng kayo araw-araw sa buhay natin. Hala ko sa inyo, nagpapokus kayo sa trabaho niyo, kasipa. Pero kapalit, sana naman nagpokus kayo sa pagdadalahan. Kasi panalagutan natin. Okay, number four. Here are some proper way on how to pray for others, including your daddy, your mommy, your son and daughters, your loved ones. Number four, pray for them to have a growing relationship with God. Ipag-pray mo yung asawa mo. Ipag-pray mo yung mga anak mo. Lumabo sila sa kanilang relasyon sa Diyos. Tumibay ang relasyon nila sa Diyos. Tatandaan nyo, once na anak mo, tumibay, matatag ang relasyon mo niya sa Diyos, wala kang magiging problema sa kanya. Totoo yan, 100%. Nag-pray ako sa aking dalawa na especially given. Nakasabi ko sa kanya, may anak ka lang. Iba na ang mundo. Sikapin mong maging mabuting kasawa, maging mabuting ama. Dinalik na lang kung sa akin yung sinabi sa pangalan ko sa akin. Eh, sino pa mag-ibayan kung hindi kayo? Kailangan kong nalagayan. Ay, parang tayo, sugur, parang tumahilig na. Amen? Ang prayer ko sa anak ko, maging matibay ang relasyon na sa Diyos. Lalo na nung wala pa sila kasama. Amen? Dahil pag hindi maging matibay ang relasyon na sa Diyos, baka makaliwara sila. Parents, huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nakikita ang malabong sa spiritual. Iba yung takbo ng panahon ngayon. Kung anong nakikita nilang uso sa Facebook, yun ang kalaya. Ano ba yung uso niya? Yung face up, di ba? Yung babae, nagawa ng lahat. Lahe. Alam niyo po si Sita, nag-adaptable yan eh. Imitator yan. Ano ha? Para sayangin yung tao. Yan ang ugali ni Satan. Ngayon, si Satan, na-control yan, nakuha niya na yung mga bakla at baling. O bakla at baling. At tomboy. Sila yung ginagamit niya tungkol sa face up na yan. Ay, hindi niya, no? Kaya, we need to be careful, especially mga members. Huwag sana kayong magpagamit sa face up na yan. And that is strategy of Satan to deceive the believers. Makontento ka kung ano meron ka. Amen? Ibig sabihin, makontento ka sa mukha. Okay lang ang gasgasan mo ng gasgasan. Gasgasan mo ng espinol. There's nothing wrong with that. Pero yung ibahin mo yung mukha mo, lalaki ka, iniba mo, babae, mali na yan. Because kinreate ka ng Panginoon na lahat na lalaki na gusto mong maging image ng mukha mo, babae. Kinreate ka ng Panginoon na babae, tapos gusto mong maging image mo ay lalaki,
Insulto ho yan sa Diyos. Yan ang ginagawa ng mga bakla. Ha? Ang pagkain sa kanila ay perfect. Kompleto. Anong gusto pa nilang mangyari sa kanilang sarili? Ginawang babae ang kanilang sarili. Nang ginawang babae ang kanilang sarili, doon na naghalit ang Diyos. Hindi nyo ang ibig sabihin. Yan ang uso ngayon para iligaw ng Diyablo ang puso at utak ng mga tao. Ako'y nalulungkot pati asawa nga ng pastor. Ako'y nga'y nalulungkot pati nga ng palataya. Kaya pinibig ako'y ng wako. God to love. We need to be content with our face. Amen? Okay lang naman discussion mo yun eh. Pero yung ibahin ng mukha mo, maligyan. Ayan na, naiintindihan niyo po kasi. Okay. Ang point number one nito, pray for them to have a growing relationship with God. Alam mo, pag malago ang relationship o relasyon ng anak mo, magulang mo, tatay mo, daddy mo, o sa sino man, di ka mong problema. Ito, resulta. The result of growing relationship with God is contentment. Amen? Ulit nito. The result of growing relationship with God are, dalawin natin, contentment and faithfulness. Pag malago yung relasyon mo sa Diyos, maraming nakikita sa iyo ito. Katapatan at kasiyahan. Okay pa. The basic of growing relationship with God are happiness and contentment. Yan ang basic mo. Yan ang basihan na, amen. Amen? Masaya ka, contento ka. Okay yung relasyon sa Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoon, no? Dito sa ano? Lumago ang relationship niyo sa verse 10, sabi niya yung only grace niya, and increasing in the knowledge of God. Dahil pag malago ang kaalaman mo sa Panginoon, relasyon mo sa Diyos, magiging kontento ka, magiging tapat ka, magiging masaya ka sa buhay. Yan po. Kaya yan ang pag-pray mo sa anak ko, sa dami mo, kanino man, ay yung tumibay ang relasyon sa Diyos. Huwag kayong matismaya kung matagal sagutin ang Diyos ang prayer nyo. Tinatansya ang teismo o pagtsatsaga mo sa kapapangalaki. Amen? Hinuhubog ka ng Diyos. Pagpakiramdam mo matagal bago tumugo ng Diyos sa prayer mo, hindi dahil ayaw. Ang kadalasan, inuhubog ka ng Diyos, ginagawa ka niyang makadiyos. Amen? Huwag mong isipin na may kasalanan ka. Of course, araw-araw tayo nagpupulang, nagkakabalik. Huwag mong isipin palagi pag wala bang feedback ang Panginoon, may kasalanan ka. Ang isipin mo kung wala bang feedback ang Panginoon, hinuhubog ka niya maging mga Diyos sa buhay. Naiinitin niyo ang sabihin. Hello? Yan po yan. Okay. Number five. Ito po ang number 5. Pray for power in their lives. Without prayer, without power. Right? Verse 11, tingnan niyo po. Strengthen with all might. Amen? Lalakas na pag ikaw nag-pray according to His glorious power.
sabihin niya, kapatid, ipag-pray mo ang asawa mo, anak mo, o sino man yan, magkaroon ng lakas. Ilagay mo sa isip mo, without prayer, malinaw, without power. Clear, without power. Hindi po ako pwedeng mabuhay maghapon kung hindi ako nakapagbasa. Feeling empty pag hindi ako nakapagbasa. Feeling natatakot pag hindi ako nakapagbasa. Feeling hindi safe pag hindi ako nakapagbasa maghapon. Sana maramdaman yun, maramdaman ko. Kaya lagi kang nag-pray. Amen? Alam nyo, nagpapasalamat ko sa Panginoon, na gano'n ang aking nararamdaman. So, pag nararamdaman kong hindi ako safe, kahit na ba ako'y nag-drive, ibabagalan ko yung aking pag-drive, mag-pray ako, kahit mga sa isip. Basta alam ko hindi ako nakapag-pray. And hindi din po, pagdating naman sa kasalanan, pinapasalamatan ko ang Lord, iniisip ko lang ang kasalanan, kinakabahan na ako. Yan ang kinakasalamat ko sa Panginoon. Okay, na ako yung ibig sabihin. Yan ang hingin mo sa Panginoon na gift para makapamuhay ka. Hingin mo sa Panginoon na gift na yan. Kaya, I thank and praise God. May binigyan ako ng gift na rin ito. Okay? Maintindihan niyo ha? Tanda natin, we need power daily. Power from God, ano ha? Through prayer, ano ha? By prayer. We need power daily because Satan trying to make us a weak Christian. Kailangan natin ng power, kapatid, araw-araw, sapagkat si Satan, sinusubok niya palagi o pinagsisikapan niya lagi na maging mahina tayo Kristiyan. Oo nga naman, pagka hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa ng Bible, maghapon, weak Kristiyan ka. Mahina kang Kristiyano. Pag nandyan ang pagsubok, nandyan ang tukso, madali kang maakit. Bakit? Manginakit. Pero kung puspos ka ng prayer, puspos ka ng pagbabasa ng Bible, meron kang power how to resist the devil's techniques. Amen. Kaya kapatid, pray for power. Pag-pray niyo ang sawa, pag-pray niyo ang anak mo na magkaroon ng lakas na tumanggi sa puso. Yan ang prayer ko sa bawat isa sa atin. Nabigyan kayo ng Diyos ng power para may lakas kayong tumanggi sa puso. Iba sa sika, mapanuksong alamat. Iba siya. Nais niyang pabagsakin ang mga Kristiyano. Oo nga naman, pag bumagsak ang Kristiyano, hindi na siya effective. Hindi na siya kanina wala. Katulad ng lang ng asin, pakalat-kalat, inaapakan na lang ng mga paa. Ngayon din niyo, bang ibig sabihin? Number 6. Pray for them to have a right attitude. Yan ang maganda. Ipag-pray mo ang anak mo na magkaroon ng magandang ugali. Ipag-pray mo ang daddy mo o papa mo na magkaroon ng mabuting ugali. Tapos na mong problema ka, pangit ang ugali ni daddy, pangit ang ugali ni mami, pangit ang ugali ng anak, eh kasi di mo pinag-pray eh. Palagi ang prayer mo pagpalaan ng Panginoon. Nung pinagpala, umiba ang ugali.
magkaroon ng power, malaman ang kalooban ng Diyos, magawa ang kalooban ng Panginoon, at tapos ipag-pray mo na magkaroon ng magandang ugali. Sabi niya po sa verse 12. Verse 11 and 12, sabi niya, strengthen with all might, according to His glorious power, unto all along. Ito mag-iugali niya, magkaroon ng patience, or patience, long-suffering, and with joyfulness. Verse 12, pag maganda ugali niya, magiging mapagpasalamat siya at niya, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Gandang attitude po ang nais ko ni Apostle Pablo dito. Karoon ang ugali mapagbilis, mapagbibig sa sarili. Yan, pagkakaibok sa mga labos. O sino mang tao. Amen. Ibig sabihin si Paul, Paul was praying that they would maintain a positive and joyful attitude ang mga believers nila. Amen, kapatid? Tanda natin, joy is eternal and based on Christ. Iyan po yan, mga kapatid. Pag ang tao meron siyang tamang asal o tamang ugali, kung anak mo yan, pag meron siyang nakahalubilong tao, hindi ka namumulay. Pero pagka ang anak mo, alam mong sanggahi ang ugali niya, pagka meron siyang ibang tao na kasama, nangangambaha. Naintindihan niyo po ba? Ibig sabihin, hello? Yan po yan. Kaya, mga minamahal, tanggal yung mabuti. Ito ang tamang paraan kung paano ipag-pray at iba. Ipag-pray mo na makilala niya ang kalooban ng Panginoon, magawa ang kalooban ng Panginoon, maging productive siya, lumago ang kanyang relasyon sa Diyos, magkaroon ng power sa kanyang buhay, at magkaroon ng magandang asal o ugali. Ang last nito ay ito. To pray is to change. Prayer is the central way or avenue God uses to transform us. Ginagamit ang Diyos ng prayer para matransform ka. Subukan mong maging mapagkasal kung hindi ka matransform. Pag sinabi mong transform, katulad ng uod, pag siya po ay tumanda na, magiging butterfly. Doon yung butterfly, uod muna siya. Nakabalot doon sa ang tawag namin doon sa kuweba niya, doon sa suko. Pag siya ay tumanda, magkakaroon ng pakakyan. Saka sarili pa niya. Parang sa lagubang. Uod yan sila. Uod yan. Sa panahon ng tag-init, uod yan. Nandun lang yung sa lupa. Pag umulan yan, biglang magkaroon ng magkakaroon ng pakpakyan. Tapos lilipad yun. Yan ang transformation ng pinagbubo. Amen? Ibig sabihin, kapatid, lubusang magbago ang anak mo, yan yung pagpapo, ang kari mo, o ang mami mo, o sino man ang gusto mo, lubusang magbago ng Panginoon. Iyon ang ipag-pray mo. Iyon ang tamang paraan na ginagamit ng Diyos. Kung sino man ang gusto mong mabago,
daanin mo muna sa kanya. Wala kayong power to change their lives. We have no authority, we have no power to change somebody's life. Si God lang yan. Ang bahagi mo lang, prayer. Naiintindihan niyo, ha? Kaya, pray for others. Alam niyo po, minsan na, pray ako, pinag-pray ko po lahat ng barangay captain, dito sa dito ko sa buha ko. Yung silang lahat ang naging alis sa kanila. Pero kay pray mo, pinag-problema mo katibahan mo, pag-pray siya. Pinag-pray mo, sino man, o masaya mo, kapatid mo, mami mo, o sino man. Daan mo siya sa prayer. Hindi ka mabibigo. Yan ang ibig sabihin. Hindi ka bibigyan ng Diyos, hindi ka ipaparanas ng payroon ng pagbibuan, pag ikaw ay nananalang. Gaya na sinasabi ko sa inyo, kapatid, kung sino man ang gusto nyo masay, papray. Kung sino man ang pinong problema nyo, ipapray. Kung gusto mong madalian ang sagot ng Panginoon, lumuhod ka, ilapat mo yung katawan mo sa lupa. Yan ang ginawa ng Diyos. Kung siya magkasala, para pahigyan ng Diyos ang kanyang prayer, linapat niya kanyang katawan sa lupa. Ikinonsider niya ang kanyang sarili sa lupa. Kaya dinigit niya na kulang siya dahil sa ginawa ng kanyang sarili. Ibig sabihin, ikinonsider ni David, wala siyang pwede ipagmalaki sa atin. Yan. Dapat yun. Pwede ka mag-pray, kapatid. Habang ikaw lumalang ka, alam mo sa Lord. Pwede ka mag-pray kahit na nakaupo ka. Alam mo sa Lord. Pwede ka mag-pray kahit nakatingala ka. Alam mo sa Lord. Pwede ka mag-pray na naka taas na kamay. Pwede kang mag-pray na nakaluhod. Pwede kang mag-pray na nakahiga. Kahit anong klaseng posisyon, pwede kang mag-pray. Ingat ka lang, pag ikaw ay nag-pray na nakahiga, sigurado bukas na yung anak ang nakatulis. Lumuko muna tayo. Tayo pinamalangin. Bago ako magpipray, kayo muna ang magpipray. Ipag-pray nyo na may-apply nyo sa buhay nyo ang tinurong siya. Masasana nito, pwede ipakalimot ni Satan sa isip nyo. Ipag-pray nyo na magawa nyo. Ipag-pray nyo na hindi nyo makakalimot. May practice nyo po sa buhay. Kung dahil sa mensahe ko, kinausap ka ng Panginoon na meron kang kapukulang sa prayer, humingi ka ng tao. Kung dahil dito sa mensahe ko, nag-challenge ka ng mga daming pang seryoso, isubo mo ang sarili mo na magawa mo ito. Sige. Pray ka.
Nakilala naman ang salamat sa pagtatag. Hindi niyo po nais ng bawat isa sa amin makalimot pagdating sa amin. Kaya po sa pamagitan ng panalangin at sa pamagitan ng message nito, tinuturuan niyo po kami na mag-pray mo sa Diyos. Mag-pray pa lang. Maging pagpapumaba, maging pagpasaya. Ngayon pong gabi, Panginoon, hinihiling ko po ang pray nawa ay huwag pong asayang ang aming natutunan kundi maintay po sa aming po. Salamat sapagkat nandiyan kayo at atingin sa aming mga puso at nakikinig sa aming mga tao. Patawa, salamat mo na gawa ng pagkukunan. Ito po ang aming dala sa pagkakanisyon. Amen.